Check the mic and make sure it sound right, boys. Yo, what's up mga tropa peeps? Yo, what's up mga tropa peeps? Yan, welcome po to my channel. At yan, welcome balik ulit kayo. Eto. Eto ang isa sa mga kasinungalingan ni Kulaong. Eto po yung mga isa sa mga kasinungalingan ni Kulaong na talaga namang kala niya may bibili. Akala niya may bibili. Akala niya mayroong ano dito eh. Akala niya bebenta. O may maniniwala. Pero walang naniwala dito eh. Eka lang beha. Tisay ko pala ng pangalan mo sa FB. Ayun. Ano daw pa pangalan mo ate Tisay sa FB? Okay, another pang loloko ni Kulaong. Ito, yung gamit pa lang niya na FB dito ay yung Francis Marcos. Ayan, nakasulat yaan. Natatawa talaga ako, sinungaling kasi. Ayan po, nakalagay dyan, somehow in 2004 when I set foot back to Pinas, I gambled so much in the casino. Ayan ha, Francis Marcos, ay kaya ng Latube. Ayan ha, Francis Marcos, July 6. Ito July 6 at baka ano to, July 6, 2019. Kasi 2020 nakakulong na yan eh. Ayan na, somehow in 2004 when I set foot back to Pinas, I gambled so much in the casino. Pinaban ako ng mami ko sa lahat ng casino Pilipino. Pinaban ka ni Karemi sa casino? Ayan, but I can't stop myself from going to casino. Ang inakanak. Nak, binanana ko kumain sa kikinig sa'yo, bis. Go, there you go. Ala, eh, na, na-hype ako dito sa mga kasinungalingan ni Kulaong, eh. Ayun, ah, but I can't stop myself on going to casino because I found happiness on that small spot of the country. Abuti pa, hindi nalang nag-i-English to, eh. Nagtatagalog na lang, eh. Pero nung time na bumaba na ang banning order ng Heritage Casino na bawal na pumasok si Francis Marcos, I tried to use several names such Norman Mangusin, Rafael Nunez, Norman Alejandro at kung ano-ano pa in the purpose na makapaglaro ulit ako. But when my mom died, ayan ah, pinatay ang sariling nanay. And but when my mom died in 2008, wala nang nakapigil sa akin. I even buy Heritage Poker Gaming Corporation. Nang dali na naman ng pag-aari na hindi kanya. I even establish my own poker rooms. Pero hanggang ngayon, naging malaking issue tuloy yung mga names na yon. Ba't yung mag-comment, Mac? Huwag niya akong ululin. Huwag niya akong ululin. dahil tambay ako sa casino dahil nag-finance ako. Sa casino, it's not about the name you have. It's all about the face. Kapag napan ka sa casino, ang tinatandaan nila, tinitignan nila sa CCTV yung mukha mo, hindi ang pangalan. Tikilan niya niya ako. Sira ulo ba siya? Sinungaling talaga, hayop na yan. Sige, go. Eh, yun nga po eh. Ang nanay niya, si Karemi, pupunta pa ng Maynila para ano? Para lang pagbawalan siyang mag-casino.
Siguro sinasabi sa kanya ni Karemi, lintik ka, Norman Mangusin. Lintik ka, 20 mil na lang na pang ano, pang sustento mo sa mga anak mo, hindi mo pa maibigay. Magkakasino ka pa? Diba? Biro mo si Karemi nagawang magpa-ban ng isang Norman Mangusin. Sa kasino. Napakatindi talaga. Napakatindi talaga. Sinong mami niya? Si Karemi nga po. Tapos pinatay niya si Karemi 2008. Biro mo, patay mo yung sarili mong nanay. Hindi mo kinikilala talagang buhay nanay mo. Napakatindi ng mga kasinungalingan nitong si Kulao. Uy, malupit. Wow. Oh, yun. Yung ano daw, yung sa poker, yung pera ay nanggaling doon sa dati niyang asawa na nagkaso ng Bawsi. Kaya ako, hindi ako naniniwala na etong sa Bawsi, hindi daw totoo eh. Ngayon ko lang na ano yan, ngayon ko lang na pagtanto o na-realize na talagang may kasong Bawsi si Kulaong. Kasi nga, dahil siguro sa ginawa niyang pangtatarantado dun sa babae. Eh, mahilig manggago ng babae. Mahilig magmagaling. Mahilig mag... ano ba tawag dyan? Mahilig mag GGSS. Gwapong-gwapo sa sarili si Kulaong. Konsentidor, mga magulang nila Norman. Tama. If you are a high roller casino, don't care. Maban ka kung problema ka. Saka mababan ka dun pag wala kang pera. Pag wala kang panlaro, yung ban, hindi ka ban. Bawal ka talaga pumasok dun. Kasi mambuburaot ka lang dun. Kaya nako ito yung mga kasinungalingan talaga nitong si Kulaong eh no. Antende, mami daw niya. Pinaban siya ng mami niya sa lahat ng kasino Pilipino. Napakalakas ni Karemi. Ngayon ko lang napatunayan, ngayon ko lang naisip. Si Karemi po ay talagang Karemi lang ang malakas. Karemi lang ang malakas. Si Kulaong na ban sa mga kasino. Mami Remy. Diba? Ay, nako talaga. Ito, katulad niyan. Diba, tayo lang naman, naglalabas lang naman tayo ng mga katibayan. Sa kanya naman galing yan. Sasabihin na naman, naninira. Naninira tayo. Galing mismo sa bunganga o sa post ni Kulaong. Kapal pa ng mukha nito, biruin niyo, yan o, Francis Marcos. Diyan pa lang eh, kung ano-ano ng ano eh, mga pangalan na ginagamit niya sa panggagago eh. Tapos meron pang nag-comment nga pala sa isa kong upload, ang sabi, ikaw na makmak ang nakilala kong pinaka walang hiya. Ay, Kuya Mark JC Hernandez, nalate ako sa topic, Mac, pakiulit sa simula. Shoutout mga Normanians. Shoutout mga Normanians at mga BTS Army. Yan. Kuya Mark JC, sige, uulitin ko simula sa umpisa. Sa birthday mo. Eto ah. May nag-comment, ako daw ang nakilala niyang pinakawalang hiya. Kung ang paglalabas po ng katotohanan ay isa ng kawalang hiyaan, so be it, diba? I'll be proud na maging pinakawalang hiya, pinakamasamang tao kung ang inilalabas ko naman ay katotohanan. Ay, Buster! Shoutout sa'yo, Buster. Ang ganda ng boses talaga ni Buster. Si Buster po ang kakanta sa kasal ni Ate Happy Valentine at ni Tol Joric Pasimuno. Kaya lang, hindi matutuloy pag pinagsuot ng pink. Anong klaseng meron na magulang meron sila? O, yun. Mapapaano ka talaga? Anong klaseng magulang yan?
pinaban sa Casino Pilipino si Kulaong. Ayun, thank you ulit. Kuya Phil Hernandez, nako. At Nanay Merani Kimura, thank you po sa inyo pong palipad. Nako, salamat po, Mama Chup Chup. Yan, Ate Mina Bidayo, shoutout po. Ate Rosana Pangilinan, yan, hello po. Yan, thank you po sa inyong mga palipad. Walang pamasahe si Karemi papuntang kasino. Diba? Kung ako po ay walang hiya, ang 14 vloggers ay walang hiya, napakasarap po maging walang hiya. Kung ang inilalabas po namin katotohanan, abay, napakasarap po maging walang hiya. Magiging gugustuhin ko nang maging walang hiya habang buhay kung ako po ay lalaban sa katotohanan at tatawagin yung walang hiya. Walang hiya daw ako eh. Walang hiya ba yun? Walang hiyaan na pala yung magsabi ng katotohanan. Oh, diba? Alam niyo po, naku, napakatindi talaga ng pagsisinungaling nitong si Kulaong. Biro niyo taong ano pa lang to, 2019, ganyan na mag-post sa Facebook. Kaya ibig sabihin niyan, talagang ito, ano ba tawag doon, nahulma, na-train, talagang pinag-aralan ang gagawing pang-papanggap. Talagang ano yan, kumbaga stage talaga, talagang nagpakabiyasa. Yeah, katulad nila, nila Jose Rizal, nila Marcelo H. Del Pilar, nagpakadalubhasa. Diba? Ang ating mga bayani nagpakadalubhasa sa ibang bansa para lang maging, kumbaga, kapitapitagan sa kanilang pamilya at ma-excel ang kanilang mga talento. Etong si Kulaong, nagpakadalubhasa din naman, kaya lang sa pang-i-scam at sa pagpapanggap na totoong Marcos. Yan si Kulaong, di ba? Kulaong na Kulaong. Ayun, di ba? Nang gagago talaga to si Kulaong. Samba ba? Teka, meron pa tayo dyan mga meron pa tayo dyan mga dyan eh. Ito. Okay. Papasa ko na lang kay Joy para madali. Yan si Kulaong eh. Galawang Kulaong talaga eh. Diba? Napakasinungaling talagang tao na yan. Narinig ko pa siya noon sa live niya. Di siya marunong sa FB. Tapos matagal na nag-post. Tapos kita ko nga may mga live-live siya. Kulaong. Kulaong dude. So yan ha. Eto. Talagang yan si Kulaong. Talagang kung ang usapan ay pambubudol, pagpapanggap, siya po ang pinakadalubhasa. Talagang dalubhasa siya ng pambubudol. Tapos eto, ayan, yan yung pekeng ambush. Ayan, may papakita tayo sa inyo dyan. Meron siyang pekeng ambush na ginawa. Okay, papakita ko sa inyo. Ay, ba't nawala? Panggap talaga to eh. Talagang eto. Ayan. Na-ambush oh, buhay pa. Ayan yung na-ambush daw doon sa BDO sa may SM MOA. Meron daw nagnakaw nung kanyang pera. Galing ng no? Galing nung pagpapanggap talaga nito, may mga sugat-sugat pa oh. Makupukawawang kawawa, may mga pa tama ng bala pa oh. Kung iba yan, patay na yan eh. Pero kita nyo ha, kahit nga maliit lang na sugat, kahit maliit lang na pilat, pag si Kulaong, di ba? Pag ang tao ay napilatan o nasugatan kahit na maliit, nagpepeklat. Ako nga, itong nandito sa may nooko na to, peklat yan. Ang tagal-tagal na yan. Bata pa ako, peklat na yan. Ito, samba. Yung dito ko, eto, kitang-kita. Ano lang po yan, natusok lang yan ng batong matulis, nadapa ako.
Oh, nung nada pa ako, sub-sub, tumusok yung bato dito. Oh, umuwi ako sa amin kasi nga syempre bagong ligo ako no, nasub-sub ako sa ano, sa laruan, sa buhanginan. Yung pala may nakatusok na bato dito sa akin, no. Dinapalo pa ako ng nanay ko. Pero yun yung mga eto ha, etong si Kulaong, ni isang peklat wala. Nakita niyo naman nung naligo yan dun sa may swimming pool niya, dun sa inuupahan niyang bahay sa Green Meadows. Di ba naligo yan dun, walang peklat. Yan si Kulaong. Ay, hindi pala kita, teka, yan o. Oh. Yan si Kulaong, walang peklat. Hindi man lang nagkaroon ng kahit isang peklat eh, napakatindi eh. Pero yun yung nabaril kung ano-ano na nangyari. Walang peklat. Ketchup lang pala nilagay. Oh. Mac, please say it the word. Bring it on. Bring it to the court. Bakit, Doc David? Bagay ba? Baka mamaya ma-bring it to the court ako. Ayan si Kulaong. O yun. Sabi nga ni, ano, ni Kulaong, di ba? Bring it to the court. Ayun, na bring it to the court. Nangyari, nakulong. Kinakamusta nyo ako? Eto ayos lang naman. Hanggang ngayon ay tinatama ang maling nakaraan. Patawad nga pala sa lahat ng nasaktan at nasugatan ng mga salita kong maanghang. Pero mag-aayos, siguro wag na lang. Kung gusto nyo ng plastikan, wag ako, iba na lang. Ngayon binibigyan ng tiwala, bilang na lang. Malamang baka madali na naman ng alamang. Kaibigang tumalikod, tinuring na kapatid. Kinalimutang inalalayan ko siya sa pagtawid. Hindi mo dapat nagawin na sirain ng palihim ang taong nagturo sa'yo ng liwanag sa dilim. Kasama mo ng matagal, nagawa mong kagating. Ganon ang ahas pagdutong kahit sino tutuklawin. At sa mga nagtatyaga upang ako'y pabagsakin, bilib ako kahit papano, sinubukan nyo pa rin.